If it is for the Lord, then everything should go smoothly. Alam mo, pagka pinakinggan mo lamang, no, sa unang pagkakataon yung statement na yan, isipin mo, napaka-godly, napaka-puno ng pananampalataya. Pero this statement is actually a reflection of how people can twist something about God into something about themselves. Something that satisfies their agenda, their personal agenda. Ginagamit ang pangalan ng Diyos to even convince other people o maging ang kanilang mga sarili na walang magiging problema. Lahat magiging maayos, walang magiging gusot, no? Lahat ay magiging smooth sailing. Bagamat totoo na ang Diyos natin ay sovereign, huwag natin kalimutan na tayong mga tao ay responsible beings. Hindi porkit ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay, He will overrule everything, even ang ating pong mga mistakes. Sa madaling salita, we cannot assume na because God is sovereign, He will exclude any kind of mistakes, even human errors, sa mga nangyayari sa buhay natin. Even kahit yung mga gusto nating gawin para sa Panginoon. Ministry, alam mo yan, yung pagsaserve natin sa Panginoon. Kahit para sa Panginoon yan. The Lord will not eliminate our problems of making mistakes. Pag-aaralan natin nga yung sovereignty of God in the Bible. Alam nyo, gustong-gusto natin yung doctrine about the sovereignty of God. Diba, ang pangalan ng church natin ay mayroong sovereign. Diba, sovereign grace ng Panginoon. Hindi nawawala yan eh. Kahit naman hindi nakalagay sa pangalan ng isang church yan, pagka ikaw ay totoong nag-aaral ng Biblia, you will fall in love with the doctrine about the sovereignty of God. Pero pag pinag-aralan mo itong doktrina na ito sa Bible, the more you will realize that God is accomplishing His purposes not by eliminating problems, but by using problems. Alam mo yan, yung tinutupad ng Diyos yung mga layunin niya para sa kanyang iglesia, para sa kanyang mga tao, para sa kaluwalhatian ng kanyang sariling pangalan. Kahit na may mga gusot, kahit na may mga problema, kahit na may mga away, kahit na may mga misunderstanding, kahit na sa mga hindi pagkakasundo ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. Ngayong hapon, ay pag-aaralan natin ang isa sa mga nangyaring kasaysayan. No? Ito ay isang totoong nangyari sa kasaysayan ng iglesia, yung unang iglesia. At ang totoo niya, ng author ng aklat na ito could have actually decided na tanggalin na lamang ito sa pages ng kanyang record, pero hindi niya ginawang tanggalin. Sinama niya talaga itong, sabihin nating maitim na bahagi ng kasaysayan ng unang iglesia para sa atin, para mabasa natin, para mapag-aralan natin, at para matuto rin naman tayo. So kung isa-summarize ko po yung ating magiging pag-aaral ngayong hapon, ay ganito ko po sasabihin. Human mistakes do not undermine, but in fact highlight the sovereignty of God. Ulitin ko po yan. Human mistakes do not undermine, but in fact highlight the sovereignty of God. Join me as we read one of the saddest, darkest, yet most rewarding separation in the history of the church. Acts chapter 15, verses 36 to 41. Gawa, kabanatang 15, talatang 36 hanggang 41. Babasahin ko mula sa ang bagong ang Biblia. Verse 36, makaraan ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain.
At nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Ano pat sila'y naghiwalay. At isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus. Ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis na ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Verse 41. Siya'y dumaan sa Syria at Cilicia at pinalakas ang mga iglesia. Ito po ang salita ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, ang pagkabasa ng kanyang mga katotohanan. Dalawang bagay yung gusto kong i-highlight mula dito sa story na ito. Number one, a strong agreement about the mission work. A strong agreement about the mission work. Pangalawa, a sharp disagreement about the mission worker. A sharp disagreement about the mission worker. Bagamat magkaugnay itong dalawang point natin, makikita natin na magkaiba, no? Itong gusto natin bigyan ng din. Tingnan natin yung first one, a strong agreement about the mission work. Si Pablo at saka si Bernabe, perfect match itong dalawang ito pagdating sa ministry of the gospel. No, siguro wala nang magiging kasing husay nila pagdating sa larangan ng paghahatid ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. Bakit ko nasabi yan? Sapagkat ang isa ay isang people person, that's Bernabe, at siya ay gifted in building rapport. Alam mo yun, siya yung magaling makipag kaibigan, siya yung magaling sa pakikipag-relationship sa ibang mga tao, at siya yung magaling ding mag-maintain ng mga relationship na yan. On the other hand, si Pablo, siya ay isang expert sa law at siya ay gifted in public speaking. Magaling siyang magpaliwanag, magaling siyang magturo, magaling siyang mangaral, magaling din siya makipag-debate. Ano? He's a very good speaker. Kaya naman pag pinagsama mo itong dalawang ito doon sa mga naunang trips nila, no, sa mga naunang city na pinuntahan nila, hindi tayo magtataka na pinagpala ng Diyos ang kanilang ministry ng maraming conversion. Maraming iniligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng dalawang lalaking ito. Pero gusto kong i-clarify na bagamat pinagpala ng Panginoon ang ministry ni Pablo at saka ni Bernabe, hindi po ito dahil sa kanilang giftedness. Bagamat gifted si Bernabe in interpersonal relationships, at gifted naman si Paul when it comes to teaching and preaching and explaining the law, hindi dahil sa mga yan, kaya sila ay pinagpala ng Panginoon ng maraming conversion. Bakit ko sinabi yan? Kasi hindi lang naman po puro success in the ministry ang na-encounter nitong dalawang ito, eh. Diba? Hindi lang puro conversion. Marami din naman sa mga nakapakinig sa kanilang pangangaral, ano nangyari, di ba? Hindi naniwala sa ebanghelyo. Ang iba, naging kaaway pa nila. Di ba? Yung iba, pinagbantaan pa yung buhay nila. At marami pang iba. It was the pure gospel preached faithfully by these men that God blessed. Di ba? Ang pinagpalang totoo ng Diyos, hindi yung kanilang pagiging gifted. Ang pinagpala ng Panginoon na nagbunga ng maraming conversion ay ang matapat na pangangaral ng purong ebanghelyo. Pero, ginagamit ng Diyos ang mga kaloob na binigay niya sa mga taong ito para maipaliwanag ng mabuti at makapag-establish sila ng maraming contact para sa gospel. Diba? So, hindi nahihiwalay yun, eh. Kaya dito matututunan natin that God has given us spiritual gifts with the intention of service primarily to Him and then eventually to other people. So, totoong pinagpapala ng Panginoon ang kanyang gospel, pero ginagamit niya ang mga kaloob na binibigay niya sa mga tao, di ba, na mga nagiging misyonero, nagiging mga tagapangaral, para magdala ng ebanghelyo sa mga tao at nagliligtas ang Diyos sa pamamagitan ng mga ito pag pinagsama mo. Giftedness, however, is not the only thing that these two great men shared with each other. Hindi lang po gifted si Bernabe at hindi lang po dahil gifted si Pablo ay kaya mahusay ang kanilang team. At hindi lang yan ang pinag
share nila, no? Hindi lang yan ang dalawang bagay na sabihin nating ginamit ng Diyos sa ministry ng dalawang ito. They also shared something else na sa palagay ko isang bagay na dapat makita natin at matutunan natin pagdating sa ministry of sharing the gospel. And what is that? Paul and Barnabas also shared this oneness of heart and mind when it comes to the strategies in the ministry. Hindi lang sila na gifted, hindi lang sila faithful sa gospel, pero pati yung kanilang puso at isip, isa. Tinan niyo yung verse 36 ng ating text. Basahin natin ulit. Makaraan ng ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ang salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. So nagsuggest si Pablo kay Bernabe, balikan natin yung mga pinuntahan natin dati. And eventually, nakikita naman natin dito sa story, nag-agree si Bernabe. So meron din silang oneness of mind and heart about what to do doon sa mga napuntahan na nila sa ministry. At dito sa understanding ng dalawang great men na ito, dito sa verse 36, at least we have very important principles, no, na kailangan nating ma-apply din sa ating sariling mission work. No, hindi lang po sa kanila nang naging totoo itong mga principles na ito na pinagpala ng Panginoon, pwede rin nating i-apply sa ating sariling mission work. 'Di ba tayo bilang isang church, 'di ba, we are also commissioned by God na dalhin ang gospel sa iba't ibang mga panig ng mundo para ipangaral ito at para pagpalain ng Panginoon yan at magbunga ng maraming conversion. So ano yung una na pwede nating matutunan ng principle dito? Number one, the importance of visitation. That's the first thing. The importance of visitation. E bagamat si Pablo ay hindi kasing husay ni Bernabe, obvious naman eh, di ba? Hindi kasing husay ni Bernabe si Pablo pagdating dun sa pakikipag-relationship, no, sa pagiging friendly, alam mo yun, yung magaling siya sa pagdating sa pakikipag-connect, no, sa mga tao. Yan ang giftedness ni Bernabe. Hindi ganyan si Pablo. Pero, katulad ni Bernabe, concerned din si Pablo sa mga bagong mananampalataya ng gospel. Kaya nanggaling sa kanya yung suggestion na yun eh. Balikan natin kaya, no, bisitahin natin, no, yung mga naging bunga ng ating mga naunang ministeryo. Hindi kasi sila katulad ng iba na, sige, pagkatapos natin sa isang city, punta tayo sa susunod na city hanggang sa marating natin ang pinakadulo and then tapos na yung ating ministry. Hindi sila ganun eh. They don't just move from one place to another para makakilala ng mga tao, share nila ng gospel na pagkatapos nun ay mako-convert sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. They also returned to the people who welcomed them before and benefited from their ministry. That's the ministry of visitation. Ito yung prinsipyo na, alam mo, pag pinag-aralan mo itong passage na ito, iisipin mo na si Pablo at saka si Bernabe yung naka-invento ng visitation. Diba? Sa unang basa, siguro yung ministry yun ng visitation kahit sa church natin sa kasalukuyan. Diba? Meron tayong ministry of visitation. Eh, si Pablo at si Bernabe ang nag-imbento. Pero ang totoo, hindi. No? Ako naniniwala na kahit itong dalawang lalaki na ito, natutulan lang din nila yan sa mga turo ng mga apostol patungkol sa practice, personal practice ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, hindi po si Pablo at si Bernabe nag-invent ng ministry of visitation. Ang Panginoong Jesucristo ang nag-imbento niyan. Siya ang pinagmulan ng halimbawa na yan. Pag pinag-aralan natin sa mga gospel accounts ng ating Panginoong Jesucristo, makikita niyo ang Panginoong Jesucristo, lagi siyang naka-immerse sa mga tao. Lagi mo siyang matatagpuan. Hindi mo makikita ang Panginoon na laging mag-isa sa isang secluded area, sa isang bundok, o sa isang library. Hindi. Makikita mo ang Panginoong Jesucristo, lagi siyang kasama ng mga tao.
At hindi lang siya nakadepende dun sa mga series of meetings kung saan maraming nagiging mananampalataya on the spot. Hindi po ganun ang Panginoong Jesucristo. Ang totoo niyan, he won many of those who became Christians under his ministry by either going to them personally, ang Panginoon ang pumupunta sa kanila, bumibisita sa kanila, or by calling them to himself. Ganyan ang example ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry noon. No? Lagi siyang napapalibutan ng mga tao. Lagi siyang kasama ng mga tao. Lagi siyang nagpupunta doon sa mga lugar kung saan pwede siyang makipag-fellowship sa mga tao. Of course, not everything that happened in the ministry of the Lord were actually recorded for us to read. Ang marami sa mga pwede nating matutunan sa prinsipyo ng Panginoon sa kanyang ministry, we need to read between the lines. No, kailangan mong basahin mabuti yung gospel accounts, no? At yung mga interaction ng Panginoon with his disciples and with strangers. Tapos doon mo makikita yung mga prinsipyo niya sa kanyang ministry. The Lord didn't just make impact in the lives of people through his effective teaching and preaching abilities. Of course, obvious yun. No, isa nga sa mga comment ng mga tao sa kanya, matinding klaseng tagapagturo ang Panginoon, hindi katulad ng kanilang mga teachers. Diba? Talagang extraordinary ang Panginoon when it comes to his teaching and preaching abilities. Pero hindi lang yun ang kanyang naging ministry. He also spent time with them during what? Meals. Diba? And special occasions. Diba? Lagi natin nababasa ang Panginoon, kasama nilang kumakain. Diba? Lagi natin nakikita ang Panginoon, kausap ng mga tao doon sa templo. Nakikita natin ang Panginoon, anong ginagawa niya. Diba? Minsan pumupunta siya sa mga party. Diba? Yung una nga ng miracle niya, ginawa niyang wine yung tubig eh. Anong context nun? Marriage. Diba? Kasalan. No? That's a very special occasion. At anong isa sa mga common denominator sa mga ito? Maraming tao. Lagi may tao. Okay, doon nagpupunta ang ating Panginoong Jesucristo. Gusto niya sa maraming mga tao. These personal fellowships were done during his visitations. No? Kaya yung visitation na ginawa ni Pablo at saka ni Bernabe, hindi nila in-invent yun. No? Natutunan lang din nila yun from the apostles na nagkwento sa kanila ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo nung nandito pa siya sa lupa. Remember, yung mga religious leaders sa panahon ng Panginoon, ang number one na dahilan kung bakit lagi nilang nililibak si Jesus. Diba? Natatandaan niyo yung number one na laging sinasabi nila, lagi siyang kumakain at umiinom kasama ng mga makasalanan. Diba? Lagi yun ang binabato sa kanya eh, ng mga Pharisees, ng mga scribes, ng mga religious leaders. Bakit ganyan yung master ninyo? Bakit ganyan yung teacher ninyo? Diba? Laging kasama ng mga sinners, ng mga tagasingin ng buwis, 'di ba, ng mga prostitutes, kasama lagi ng kausap. 'Yun ang laging puna sa kanya. Because it was during those personal visits that they saw the Lord doing his ministry of visitation. Hindi yung parang casual lang 'yun na nag-aaksaya ang Panginoon ng oras. Pumupunta ang Panginoon sa mga tao na 'yon and he's touching their lives. Diba? He's communicating with them the truths of the kingdom. He's ministering to them. So, when Paul suggested to Barnabas, yung verse 36a, basahin natin, sabi ni Pablo kay Bernabe, balikan natin, sabi sa verse 36a, balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bawat bayang pinangaralan natin ang salita ng Diyos. Sinasabi ni Pablo kay Bernabe, wag lang tayong pumunta doon para mangaral, kundi gumugol tayo ng oras. We should spend time with them, especially the new believers, and speak with them during those occasions na sabihin natin casual, fellowship. Ano ba yung mga panahon na yun? Meals, kainan. Bawa, tanghalian, o kaya hapunan, o merienda time. O meron man silang merienda ng mga panahon na yun. Parang sinasabi ni Paul, let's sit down with them. Diba? Let's spend time with them. Makipagkwentuhan tayo sa kanila. Yun naman yung mga panahon na masarap ang kwentuhan, diba? Nakaupo kayo. Diba? Tapos,
pag may kinukutkot kayo ganyan, nagkukwentuhan kayo, minsan hindi mo na namamalayan, lumilipas ang oras, no? Katulad kanina, nagkukwentuhan kami, alas tres na pala. Ano? So, yun yung mga masasarap na pagkakataon. At yun yung ginagamit ng Panginoon eh, during His ministry nung nandito pa siya. Umuupo sila, sinabi ni Pablo, gawin natin yun. Ano? Siguro kung may mga special occasions, baka maimbitahan tayo sa mga kasal o sa mga anumang klase ng celebration nila. Usually naman sa mga Hudyo, laging over million eh, pag kumakain sila. Diba? Iniimbitahan sa tahanan. Pumunta tayo. Let's spend time with them. I believe that visitation is important because it is the intimate and casual fellowships that leave the most memorable marks sa buhay ng mga bagong mananampalataya. Importante yung visitation. Diba? Kasi yun yung mga time na hindi malilimutan ng mga tao eh. Yung mga usapan ninyo, yung mga kumustahan ninyo, at saka yung mga panahon ninyo ng prayer together. So we make impressions to them that their lives truly matter. Hindi lang para sa atin na bumibisita, kundi para sa Panginoon at para sa iglesia. Pinaparamdam natin sila na sila'y mahalaga. Okay, that's the first thing, the importance of visitation. The second thing is the impact of follow-up. The impact of follow-up. Visitation is not done to simply strengthen the relationship between the ministers and the new believers. Usually, ganun ang understanding naman. Kaya bumibisita para magkaroon ng bonding, para magkakilakilala. Hindi lang yun eh. It is designed also to check the development of the new believer's faith in the Lord. So kaya bumibisita ang mga ministers sa mga bagong mananampalataya is to know what is going on in their newfound faith. Tinan nyo yung verse 36b ng ating text. Yung karugtong lang na binasa natin kanina. Anong sabi dyan sa Tagalog? 36b. At tingnan natin kung ano ang kalagayan nila. Nakita mo yun? Hindi lang sila babalik para bisitahin, para makipagkwentuhan, para magsaya ng oras. Hindi. Kaya sinasabi ni Pablo, bumalik tayo, bisitahin natin ulit sila kasi ito yung pagkakataon para malaman natin kung ano yung nangyayari na sa kanila. Of course, kasama na dyan yung pagkumusta ng kalagayan nilang pisikal. Paul and Barnabas went to the places they first visited para i-check ano nga bang ginagawa nila, kamusta na ba yung trabaho nila, kamusta na ba yung kanilang relationship sa kanilang pamilya, kamusta na ba yung kanilang relationship sa kanilang community. Bakit kailangan kumustahin ito ni Pablo at saka ni Bernabe? Kasi bahagi yan ng pagiging Christian ng isang tao. Diba? Pagka naging Christian ka, maraming magbabago sa iyo. A Christian is a renewed person, and this does not only cover relationship with God, it includes relationship with fellow men. Pagka naging Christian ka, disciple ka na ni Jesus. Pagka naging disciple ka ni Jesus, definitely everything will change. The way you relate with your family, magbabago yan. The way you relate with your neighbors, magbabago yan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, your relationship in the workplace, magbabago yan. Diba? Sa community, magbabago yan. Yan yung gustong tingnan ni Pablo at saka ni Bernabe. Kamusta na ba sila bilang mga Christian ngayon? But I think more than trying to know what the new believers were doing externally, gusto nilang timbangin what is happening sa mga bagong Christian internally. Of course, pagka naging Christian ka, maraming challenges. Definitely, marami sa mga bagong Christian na yan, mag-i-immerse ulit sa kanilang mga community, daladala yung kanilang testimony, daladala yung gospel, anong sasalubong sa kanila? Persecution. Di ba? Maraming challenges sa kanilang pananampalataya. Yan, gustong tingnan ni Pablo at saka ni Bernabe sa kanilang visitation. At maging ito, I think natutunan din ng dalawang lalaki na ito mula sa example ng Panginoong Jesucristo. Hindi lang example ng visitation, pati yung follow-up ay natutunan nila mula sa Panginoong Jesucristo. Nabanggit ni Pastor George kaninang umaga yung miracle dun sa John chapter 9.
yung lalaki na pinagaling ng Panginoon mula sa pagiging bulag nung siya'y ipinanganak. Diba? Alam nyo ba na nabalitaan ng Panginoon na itong lalaki na ito ay in-interview sa synagogue? Diba eventually na excommunicate siya? Tandaan nyo ba yun? Yung story sa John chapter 9. Diba? Sino ang nagpagaling sa'yo? Talagang gustong malaman eh, ng mga pinuno, mga leader sa synagogue na, syempre mga Hudyo, member ng synagogue. Gusto nilang malaman kung sino. Diba? Hindi kilala nung lalaki kung sino eh. Kaya hindi niya ma-identify. Eventually, dahil hindi ma-identify, in-excommunicate siya. Alam niyo, pag binasa niyo yung huling bahagi ng kwento niya, binalikan siya ni Jesus. Binisita siya ni Jesus. No? At doon sa pagbisita ni Jesus sa kanya, no, nung nalaman ng Panginoon na siya in-excommunicate, yun yung pinaka-turning point ng kanyang buhay. Bakit? Because at that particular point, sa follow-up na ginawa ni Jesus sa kanya, during his visitation, he professed his faith. Balikan niyo yung John chapter 9, yung kwento na yun. Makikita niyo na kung ang Panginoong Jesucristo hindi bumalik, hindi siya binisita at hindi siya follow up, that person maaring na lost siya forever. Pero alam ng Panginoon yung importance ng visitation at ng impact ng follow up, kaya ginawa niya dun sa lalaki na yun. And that's the very same principle na gustong gawin ni Pablo at saka ni Bernabe. They want to visit and then they want to make follow up. Diba? Para malaman ko anong kalagayan ng mga bagong Kristiyan na ito sa mga lugar na pinunta nila. And even the new churches that they have established. So, dito sa mga bagay na ito, nagkasundo si Pablo at saka si Bernabe. Pero hindi yun nanatiling ganun ng permanente. No? And that leads us to our second point. A sharp disagreement about the mission worker. A sharp disagreement about the mission worker. No matter how Paul and Barnabas agreed in almost everything when it comes to ministry, they still ended up what? Disagreeing about one thing. Nagkasundo sila sa lahat, okay lahat, sa ministry, pati yung assignment nila, kung sino ang magsasalita, kung sino ang support. Di ba? Alam natin kung sino yung support sa kanilang dalawa, alam natin kung sino yung nakapronta, yung sino yung nangangaral. Nag-agree sila doon sa visitation, sa follow-up, nag-agree sila doon. Pero nag-disagree sila sa isang bagay. Look at verse 37 hanggang 39a ng ating text. Basahin natin ulit. Sabi dyan, ayos ni Bernabe na kanilang isama, si Juan, na tinatawag na Marcos. Ngunit, minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphylia at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng mainitang pagtatalo, ano pat sila'y naghiwalay. Napakalungkot niyan. Nagkasundo sila sa maraming bagay, gifted sila ng maraming bagay, binless ng Panginoon ang kanilang ministry ng maraming conversion, pero nung dumating yung point na ito, nag-away sila at nagkahiwalay sila. Anong dahilan? Gustong isama ulit ni Barnabas si John Mark. Sabi ni Paul, I disagree. Ayokong isama si John Mark. But we cannot determine with certainty kung ano yung totoong dahilan kung bakit itong dalawang lalaki na ito, they ended up on opposite sides. Hindi natin masasabi, no? Kung ano yung eksaktong dahilan. It seems that during their visit to Pamphylia, isang city na pinuntahan nila, itong si John Mark, for some reasons, left the team. Yun yung nangyari. Babalikan natin yung Acts chapter 13, verse 13. Ganito mababasa natin. Silipin natin yung nangyari. Acts chapter 13, verse 13. Sabi dyan sa Tagalog, at umalis mula sa Paphos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga sa Pamphylia. Ngunit, iniwan sila ni Juan at nagbalik sa Jerusalem. Anong dahilan? We don't know. Yung mga scholars, napakarami nilang suggestions, but all of their suggestions are mere speculations. Hindi ko na iisa-isahin sa inyo.
yung mga speculations ng mga scholars. Kasi baka pati kayo malito. Kung ano talaga yung dahilan kung bakit bigla na lang naisipan ni John Mark na umuwi sa Jerusalem. Pero alam nyo, si Paul, nagbigay siya sa atin ng hint sa verse 38. Dun sa verse 38, gumamit si Paul ng isang salita. Ano? In the original, Paul said that John Mark, sa original, abandoned them or deserted them in Pamphylia. Yun yung ginamit. Ngayon, yung original na word na ginamit dito ni Paul, very strong word. No, hindi ito katulad ng word na ginamit ni Luke, no, nung dinescribe niya yung eksena. Dun sa John chapter Acts chapter 13 verse 13, yung binasa natin kanina. Yun yung description ni Luke dun sa nangyari. Pero dito sa verse 38 ng Acts chapter 15, stronger yung word na ginamit ni Paul. It is highly charged with deep emotions. Yun yung word na ginamit niya. He was seriously appalled by the immaturity of John Mark. Na-shock si Paul. No? Doon sa pinakita na ito ni John Mark sa kanila at sa kanilang buong team. Hindi niya sukat akalain na ang isang tao na nakaranas personally ng kapangyarihan ng Ebanghelyo na magligtas at magbago ng buhay, uurong sa labanan matapos na makaharap ng mga iba-ibang klase ng mga pagsubok at paghihirap. Nagulat, na-shock si Paul. And probably this is the reason why hindi sumang-ayon si Paul na isama ulit si John Mark. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sa palagay niyo sino ang tama sa kanilang dalawa? Si Pablo o si Bernabe? Si Pablo ba na nagsabing hindi na natin siya dapat isama ulit? O si Bernabe na nagsabi kay Pablo, bigyan natin ng pangalawang pagkakataon si John Mark? Kung ako tatanungin ninyo, hindi ko alam ang sagot. Diba? I cannot be dogmatic because we do not have sufficient information to draw a solid conclusion. Ulitin ko, the guesses of the scholars are as good as ours. Diba? So kasi wala namang direkta na sinabi sa atin sa scripture na dahilan kung bakit talagang ganito yung desisyon ni Pablo, kung bakit ganito yung desisyon ni Bernabe, wala talagang malinaw na dahilan. But I think we can learn several principles here from this dark reality that happened between the two great missionaries of the early church. And again, it's all about missions. The issue here is about mission, the work of preaching the gospel to the lost. Two things, no? Pagka pinag-usapan pala natin ang work of missions, number one, it requires unbreakable commitment to the Lord. Unbreakable commitment to the Lord. So that's the first thing na matututunan natin sa dalawang lalaking ito. Pwede nating sabihin, we can learn something from Paul about the requirements of the mission work, and we also can learn something from Barnabas, no? Na requirement ng mission work. So sa side ni Paul, ang natutunan natin ay ito, unbreakable commitment to the Lord. I don't know if you will agree with me, but I think Paul was a good judge of character. Hindi ko alam kung mag-a-agree kayo. No? So pag-aralan nyo ulit itong mga bits and pieces na ito sa Book of Acts, and then judge for yourself. But for me, I think Paul was a good judge of character. He rejected the idea of bringing along John Mark again in his second missionary journey because he didn't trust him enough. He didn't trust John Mark, no, si Paul. Nakita niya kung ano yung naging epekto ng kanyang ginawa dun sa huli nilang visit sa Pamphylia. Para kaya po si Pablo, kaya ganito yung kanyang naging desisyon because for him, the work of missions was not a joke. Hindi biro ang pagmimisyon. Hindi biro ang maging misyonero. No one promised that bringing the gospel to the lost would be an easy job. Wala naman eh. Kahit mga apostol. Diba? Kahit yung iglesia na nagsugo sa kanila para mangaral ng ebanghelyo. Wala namang ipinangako. Kahit ang Panginoong Jesucristo mismo, wala namang ipinangako na pagka ikaw ay nagmisyon, pag ikaw ay nangaral ng ebanghelyo, lahat magiging smooth.
Lahat magiging according to your plans. Walang sinabi ang Panginoon na ganun. In fact, we are informed by the Bible that the world will hate us and our message. Tinan yung sinabi sa John chapter 3 verse 20 sa Tagalog, ang bagong ang Biblia. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Dapat i-expect na natin na pag tayo ay nag-share ng gospel, pag tayo ay nagdala ng, kasi pag inisip nating mission work, yung pinapadala lang sa ibang bansa, cross-cultural missions, hindi lang po yun ang missions work. Lahat tayo, technically, ng mga totoong Kristiyano, lahat tayo ng mga miyembro ng church, misyonero. Bakit? Kasi tayo ang inutusan ng Panginoon magdala lang gospel sa mga hindi Christian. That's basically the meaning of missions work. That's the meaning of being a missionary. We bring the message to the lost. Eh, technically, all of us are missionaries kung totoong Christian tayo. Maging malino na sa atin dapat expectation na pag dinala natin yung gospel, not everyone will accept us and even our message. Ang totoo nga niyan, dahil na-expose yung kanilang kasamaan, sabi ni John, magagalit sila sa atin. They will hate us. They will hate our message. So ano dapat ang maging perspective natin? Balance dapat. We should have a balanced perspective when it comes to the work of missions. Totoo na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng babala. Pagka ikaw ay nangaral ng ebanghelyo, ang sasalubong sa iyo, mababangis na hayop. Lalapain ka talaga. Di ba? Mag-ingat ka. Babala ng Panginoon sa atin yan. Tapos bukod pa doon, may mga pagsubok. Di ba? May mga struggles. May sufferings. May challenges. Pero sa kabilang banda, meron ding encouragement ng Panginoon. Ano yung encouragement ng Panginoon? As long as nangangaral tayo ng tapat, ng purong ebanghelyo, may bunga. Di ba? Eh, hindi tayo dapat manghinawa. Hindi natin kailangan magkaroon ng maraming conversion. Hindi natin kailangan ng maraming bilang. Basta maging tapat tayo sa pangangaral ng ebanghelyo, it is God who will bless His gospel. At definitely, there will be fruits of the gospel. Definitely, there will be conversions. Diba, nung nagsimula itong pandemic na ito, ang lahat ng church naging live stream. Diba? Yung mga church walang computer, nagkaroon ng computer. Walang internet, nagkaroon ng internet. Walang YouTube channel, nagkaroon ng YouTube channel. Nag-live stream. Yung mga pastor na hindi marunong humarap sa camera, natutong humarap sa camera. Biroin mo, nagpipreach na walang tao. Ang kaharap ay camera. They're pretending that they have people before them. Iniisip ng marami na parang nawawalan, nasasayang lang yung ating panahon. Pero anong sa experience natin sa SGCC? Diba it was during those times, during those years, diba since 2020, 2021, may mga conversion. Diba? Yung tapat na pangangaral ng gospel, binibless ng Panginoon. Diba? Pero maraming challenges. Hindi naman sinabi ng Panginoon, napakadali. May challenges, mahirap. May mga opposition, may mga kalaban tayo, pero binibless ng Panginoon. Totoo, ang work natin will be rough. Our travels extremely difficult, but God promised that He will save sinners through the message we bring. So both truths should call for solid commitment to the Lord. Diba? Yung sinasabi ni Paul. We need to be serious about this ministry because this is the Lord's ministry. So dapat maging committed tayo sa Panginoon. Bakit sa Panginoon? Because it is the Lord who sent us. Diba ang Panginoon nagsugo sa atin? Umayo kayo, pangaral ninyo, gawin yung alagad ng maraming mga bansa. Siya rin ang nangako sa atin na ano? He will never leave us nor forsake us. And that should cover both hardships and blessings. That equals
commitment, strong commitment. Secondly, we can also learn from the example, dark example from these two great men, that the work of ministry requires unbending concern for the brethren. Unbending concern for the brethren. Yung isa natutunan natin from Paul, ito naman natutunan natin from Bernabe, from Barnabas. Itong second sub-point na ito. Barnabas has taught us that we should never give up on others that easily. Ayan ang natutunan natin kay Bernabe. Hindi ka susuko basta-basta sa kapwa mo, lalo na sa kapwa mamana ng palataya. Again, this is what the nickname Barnabas literally means. Diba? Ano ba yung ibig sabihin nun? Acts chapter 4 verse 36 sa Tagalog, ganun sabi. Ang totoong pangalan ni Barnabas, Joseph. Alamin ba yan? Diba? Tinan nyo. Si Jose, isang levitang tubo sa Cyprus na tinaguri ang Bernabe ng mga apostol na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. Yun ang ibig sabihin. Yung Bernabe, nickname yun eh. Barnabas is a nickname. At yung nickname na yun, ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas ng loob. So Joseph would not be given such a nickname if he didn't possess such graceful character. It was inherent to Barnabas. Isa siyang tao may malambot na puso na kahit na nagkakamali ang mga kapatid sa kanya, maraming mistakes sa kanya, he will never give up on them. He will always give them second chances. Yan si Barnabas. Yan si Bernabe. Yung hindi yung pag nagkamali, tataga na sa bato. Alam mo yun, pag nagkamali sa'yo, hindi ka na malilimutan. Pagkakaharap ka, nakangiti. Pero sa likod ng kanyang isip, nire-rewind niya yung lahat ng kasalanan mo. Hindi ganun si Bernabe. Bernabe, mapagpatawad siya. Lalo na pag humingi talaga ng tawad sa kanya, magpapatawad siya. Bibigyan niya ng second chance. Baka nga lang hindi second chance. Baka third, fourth, fifth. Hindi siya nagsasawa. Ganyan si Bernabe. Some scholars say na kaya ganyan daw ka-soft si Barnabas kay John Mark kasi magpinsan sila. Magpinsan sila eh. Tingnan nyo din sa Colossus, Kabanatang 4, Talatang 10. Sabi sa Tagalog, binabati kayo ni Aristarco na kasama kong bilanggo, Paul speaking, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya, tumanggap kayo ng mga utos. Kung magpupunta siya sa inyo, siya ay inyong tanggapin. Sabi ng mga scholars, kaya naman binigyan ni Bernabe ng second chance si Marcos or si John Mark kasi cousin niya. Sabi niya, blood is always thicker than water. Pero isa lang yan sa mga posibleng dahilan. Ano? Ako, mas nandun ako sa... Mas naniniwala ako na kaya binigyan ni Bernabe ng second chance yan because that's his nature. That's his gracious character. Diba? Luke wanted us to learn that though the rest of Acts records the works of Paul, yun yung ginagamit ng madalas na basis kaya sinasabi ng iba, eh tama si Paul. Kasi pagkatapos nilang maghiwalay, wala nang binanggit patungkol kay Bernabe. Diba? Ang sinamahan ni Lucas, hindi si Bernabe. Ang sinamahan ni Lucas, si Paul. So, ibig sabihin, tama si Paul. Sabi ng mga iba. Hindi ko, I'm not convinced of that kind of reasoning. Diba? Kasi pwede rin namang mali si Paul. Bakit? Tao lang naman si Paul eh. Hindi naman Diyos si Paul eh. Apostol si Paul, yes. Pero hindi siya perfect human being. No, pwedeng sa disenyo ng Diyos, talagang gagamitin niya si Pablo dahil sa kanyang giftedness, pero hindi ibig sabihin lahat ng desisyong ginawa niya tama. Ganun din naman dito. Diba? Barnabas may have been absent from the records of history after his separation from Paul, pero huwag niyong kalimutan, meron ding maraming contribution si Bernabe sa work of the expansion of the kingdom of God. Hindi lang lahat si Paul.
Bagamat hindi sinulat sa record sa Bible yung mga naging bunga ng ministry, hindi lahat ha, pero marami rin naging bunga ang ministry ni Barnabas. Isa dyan, yung kanyang patience with John Mark, naging dahilan para si John Mark mag-mature. Yung kanyang pagbibigay ng second chance kay John Mark, pagsama kay John, sige, pag-accommodate kay John Mark, naging contribution yun para si John Mark maging mas malalim na Kristiyano, mag-mature na Kristiyano. Later, matututunan natin, kahit si Pablo, in-acknowledge niya ang worth ni John Mark. Tinan nyo dun sa 2 Timothy chapter 4, verse 11, basahin natin. Ano sabi dyan? Si Pablo nagsasalita, si Pablo na nagsabi kay Bernabe, ayokong kasama si John Mark. Pag pinilit mo, magkakahiwalay tayo. At nagkahiwalay nga sila. O dito, si Pablo nagsasalita. Siguro, years after that incident, ano sabi ni po? Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos. That's the same Marcos. That's the same John Mark. At isama mo sapagkat siya'y kapaki-pakinabang sa akin sa ministeryo. Diba kaya nga sinabi ko na, paano kung mali si Pablo? Pwedeng mali rin siya eh. No? Pwedeng mali rin siya. Kasi dito, nakita natin, diba? Nakita ni Pablo na nung nag-mature na si John Mark, naging kapaki-pakinabang siya sa ministry. Sino nag-contribute para mag-mature si John Mark? Si Bernabe, na nagsama sa kanya. Diba? Kita mo yung graciousness ng Panginoon kay John Mark. At yung graciousness ng Panginoon na yun kay John Mark was through the graciousness of Barnabas. Now, even the Apostle Peter, hindi lang yon. Even the Apostle Peter benefited much from the ministry of John Mark. Si Peter, wala siyang sinulat na gospel account. Pero pag binasa nyo yung gospel according to Mark, no, kahit mga scholars, taga-agree sila. Siguro kung bakit nag-iwalay si Pablo at si Bernabe, walang mag-agree sa mga scholars. Pero lahat sila nag-agree ng author nung gospel according to Mark is the same John Mark na inawiwan ni Pablo na binigyan ng second chance ni Bernabe. At siya yung ginamit ni Peter na amanuensis, secretary, no, para isulat yung gospel according to Mark. Marami dun sa source noon si Peter. Hindi naman apostle si Mark eh. Pero yung source ni Mark nung kanyang gospel, walang iba kundi si Peter. Bakit nagtiwala si Peter kay John Mark? Nakita niya eh, yung kanyang faith, yung kanyang maturity eh. Pero later na lang yun sa buhay niya. Kaya huwag tayong susuko, di ba, sa mga kapatid natin. Huwag tayong magpadalos-dalos sa panghusga. Hindi yan magmamature, walang pakinabang yan, pabigat lang yan sa church, and so on and so forth. Look at this. Kailangan meron lang magtiyaga sa atin. Di ba? Kailangan lang meron magturo sa atin. Kailangan lang merong manalangin sa atin. Kailangan lang may magsama sa atin. And eventually, magmamature din. At mapapakinabangan sa ministry. Katulad ng nangyari kay John Mark. So in conclusion, tapusin na natin itong pag-uusap natin. We can learn that even the greatest men in the early history of the church ended up what? Disagreeing and separating, yet the Lord was never out of control. Kahit dun sa mga sitwasyon na ito na parang, siguro kung si Lucas, baka iniisip din ni Lucas, huwag ko na kayang isama yung detalye ng pag-aaway. Imagine mo, nag-aaway sila siguro sa harap ng church, nag-aaway si Paul at saka si Bernabe. Dahil kay John Mark, hindi na nga sinama ni Luke yung mga details, no? Kung bakit sila nag-away, kung sinong tama, kung sinong mali. Basta nilagay niya lang in general na at one point nag-away sila at nagkaiwalay. Sinama pa rin ni Luke. Bakit? Because he wants us to understand that even in our darkest times, God is never out of control. Diba? God is always in control ng mga sitwasyon sa buhay natin. In this case, we see that Paul and Barnabas' separation led not only to one missionary journey, but two.
Di ba? Dapat one missionary journey lang eh, yung second missionary journey ni Paul. Dapat magkasama sila. Pero hindi, nag-iwalay sila, nag-away nga sila eh. Pero, nagkaroon ng separate missionary journey si Barnabas kasama si John Mark. Punta sila sa Cyprus. That's another missionary journey. So, not only one, but two. Di ba? Because what? God planned everything. That's the sovereignty of God. The one is not recorded in history and the other is well documented in history. Pareho silang ginamit ng Panginoon to advance the kingdom of God and to produce great workers for the kingdom of God. Hindi tayo magja-judge eh. Diyos ang magja-judge. Katulad ng nangyari dito. God indeed works in all things to accomplish His good purposes. Romans chapter 8, verse 28. Diba? So we humans can fail miserably in many different ways along the way, but God uses all of them for the glory of His name. May mga hindi pa Kristiyanong nanonood ngayon, bata, matanda, lalaki, babae. Even this particular time that you are listening to the preaching of the Word of God, dinisenyo ng Panginoon yan. It's not an accident na wala kayo mapuntahan kasi bawal nang maglamierda ngayon sa labas. It's not an accident na, di ba, ang parents ninyo Christian and you are, what, mandated to stay at home during Sundays. Hindi accident yan, di ba? Lahat yan eh, ginagamit ng Panginoon para dalin ka sa pakikinig ng Ebanghelyo. Mga nanonood dito, it's not an accident why you're here. Hindi ko alam kung anong dahilan mo kung bakit nandito ka. Baka may ulterior motive ka kung bakit ka nandito sa church ngayon. Bakit ka nanonood. That doesn't matter. The point is, nakikinig ka sa gospel ngayon. Nakikinig ka sa Ebanghelyo na si Jesus lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Siya lang ang pag-asa mo, wala nang iba. Kung hindi ka mananampalataya kay Jesus ngayon, mapapahama ka, magpasawalang hanggan. Hindi aksidente yan. God is exposing you to the gospel. And kung pakakawala mo pa itong pagkakataon na ito, that will be for your eternal lost. Diba? And your recurring loss. Kaya nga, ang challenge ko sa iyo, huwag mong baliwalain yung ginagawa ng Panginoon na ito. It's para mga piraso ng tapestry yan eh. No? Pinagtatagpi-tagpi ng Panginoon para dalin ka sa isang magandang sitwasyon. Inaanyayaan ka ng Diyos. Manampalataya sa Kanyang anak. Sana huwag mong sayangin. Diba? Kung papaanong si Pablo, si Bernabe dinala yung gospel, kahit itong eksena nito na dahil kay John Mark, lahat yan ginamit ng Diyos to accomplish His very good purposes. Sana, kung hindi ka pa Christian, manampalataya ka na sa Panginoon ngayon. Manalangin tayo. Aming ama, mapapasalamat kami sa iyo. Sa bagamat marami, gusto na lang lagpasan itong story na ito between Paul and Barnabas. Kasi masalimuot nga ito and maaring maging dahilan pa ng maraming question about the early church, the ministry of the gospel. Pero marami kaming natutunan dito na ang lahat ng ito ay hinayaan mong mangyari because may purpose kang mabuti. And you want to teach all of us that you are sovereign, that you are in control of everything. At yung purpose mo is to always expand the kingdom and mag-glorify ang pangalan mo. Sa hapong ito, sana kasama sa magiging dahilan para mag-glorify ang pangalan mo, yung mga hindi pa Christian na nanonood at nandito ngayon, magsuko ng kanilang buhay sa iyo. Kilalanin na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Magtiwala na ikaw lang ang pag-asa. At sa mga mananampalataya na, sana makita namin, we can learn so many things even from one of the darkest separations in the history of the church about visitation, about follow-up, about what is required or what are required sa ministry ng missions or ng pag-share ng gospel, our commitment to you and our unbending
concern for our fellow brethren. Teach us, O Lord. Itanim niyo sa puso namin ang mga katotohanan na ito at sana magbunga ng sagana para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.